21st century is a volatile, uncertain, complex, and ambiguous world, or simply known as the VUCA world. To be responsive and relevant, engaging to evidence-based practice is one of the adaptive ways that education leaders and teachers can do. So what is evidence-based practice? It is about making decisions through consensus, explicit, and judicious use of the best available evidence from the multiple sources to increase the likelihood of a favorable outcome. As you can see, there are three main ideas that are important to consider in this definition. First is decision making, second is best available evidence, and last is to increase favorable outcome. But before we unpack these main ideas, let us try to be familiar first with the process of EBP, which is presented by 6 A's. There are 6 essential steps involved in EBP, and these are to ask, acquire, appraise, aggregate, apply, and assess. To ask is to simply translate a practical issue or problem into an answerable question. After asking what the need is, it's important to acquire systematically and search and retrieve important evidence. To appraise is to look at the trustworthiness and the relevance of your evidence. From there, you aggregate, you try to weigh and pull together the evidence, which ones are relevant and are useful in your practice. Then you will incorporate them, apply into evidence-based decision-making process through a specific intervention. And lastly, you would have to assess your actions, evaluate the outcome of the decisions taken. To complete our definition of evidence-based practice, we can say that EBP is about making decisions by asking, acquiring, appraising, aggregating, applying, and assessing so that you could increase the likelihood of a favorable outcome. Now, let us unpack the three main ideas involved in EBP. First, let's talk about decision making. You have to remember that as education leaders and teachers, sound decision making should come from assessing your needs because it is our moral obligation and it is a skill set that needs to be enhanced. In order to make sound decisions, need assessment must be facilitated so that you can address the gap. Simply put, needs assessment is looking at a discrepancy or a gap for what is and what should be. This is a systematic set of procedures that you use to determine needs so that you can set your priorities. For instance, this is your current state and this is your desired state. So that you could fill the gap, the learning gap, it's very important to look at the details of the evidence presented. This is an example of a specific needs assessment where the need is about the children migrant in terms of proficiency level in reading. Now, after getting all the data you have acquired from the needs assessment, it's important to utilize them because this will be your basis for your solutions. And this will make you allocate your resources because you have to remember that resources are scarce and this will help you improve your programs and your services or the teaching learning process in the school. Remember, needs assessment are conducted
to identify the right job. In the real world, there is never enough money or resources to meet all our needs. Therefore, educators, whether you are a school head or a teacher, should be skillful in making decisions. Again, decision-making skills should be harnessed because if you only have a hammer, you would think of all problems as snakes. Now, let's go to the second concept, which is about best available evidence. The question to answer is, what counts as evidence? Here, you can see that there is a fusion of evidence-based practice. First, you start with research, or commonly known as the research-informed practice. From there, you can combine it with the expert models. These are theories that you see in the literature. But more importantly, it's important to look at your, or to give value to your skills and experiences as a practitioner. Then after that, you can also engage into trial and error results, looking at the feedback from different stakeholders, and eventually look at the patterns you discover from all these observations, because this will yield to evidence-based practice. So what sources of evidence should be considered? As you take all these six steps in EBP, in summary, evidences should be considered as, number one, the scientific research findings. It's important that you are theoretically grounded in your practice. Of course, you have to factor in your professional experience and judgment. Third, your organizational data, facts, and figures are very important to look keenly on the things happening in your context. And lastly, to look at the stakeholders' values and concerns. So finally, in looking for best available evidence, the question to ask is, why do we have to critically appraise them? Evidence is never perfect. It can be misleading. Therefore, when you critically appraise, it will give you an idea of how trustworthy it is and how relevant it is. Here are some guide questions for you to ask as you critically appraise the evidence that you have gathered. And finally, the third main idea in evidence-based practice is about increasing the favorable outcome. To increase your favorable outcome, EBP is expressed through clinical practice in education. This is a shift from the traditional to clinical approach. Let's start for the education leaders, which involve clinical supervision. Here, you can see that clinical supervision is a vehicle for developing professional to be responsible, teachers who were capable of analyzing their own performance, were open to change and assistance from others, and who were above all self-directing. Clinical supervision promotes collegial supervision. You can see here that vis-a-vis traditional supervision for education leaders, clinical supervision is focused on the classroom data based on the need, and it is cyclical. Here you can see the simple process of clinical supervision process. Now, for teachers, clinical teaching also have steps and questions that will guide you in your evidence-based practice. This is the clinical teaching cycle of Professor Griffin from Melbourne University. You start with asking yourself, what is the student ready to learn? And what evidence supports this? From there, you will have to ask yourself, what are the possible evidence-based interventions? Then you ask, what is the preferred intervention and how will it be resourced and implemented? Then you ask, what is the expected impact on learning
and how will this be evaluated? Finally, you ask yourself, what happened and how can this be interpreted? Then you go back to the next step of the cycle. So, taking the fusion of clinical teaching cycle, you can see that this is a clear manifestation of evidence-based practice. We have just discussed the three main ideas in evidence-based practice: how to make decisions about the best available evidence and to increase a favorable outcome. To end this presentation, we ask ourselves, why do we need evidence-based practice? Let me emphasize in four important points. Number one, it is very important to critically evaluate all the available data in education. Data should not be shelved. They are very important to inform our practice. Second, it is important to distinguish between popular ideas and those that work in your context. Sometimes we hear and we observe other ideas from other schools or other practice, but it is important to consider how they are relevant in your context. Thirdly, you have to remember that EVP improves quality of decisions that we make in the education sector. And finally, there is a need to recognize that evidence-based practice can inform transformative actions for our school systems. Ako si Jonathan Jeronimo at kasalukuyan nagtuturo ng mga asignaturang komunikasyon at Filipino sa pinilarangan, partikular ng mga sulatin sa sining at disenyo sa USC Senior High School at kasalukuyang kalihim ng pambansang samahan sa lingwistika at literaturang Filipino o PSLLF. Nagagamit ko ang evidence-based practice sa pagtuturo ng Filipino sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kritikal na pakikinig ng aking mga estudyante at pagsasangkot sa kanila sa mga pambansa at makabansang diskurso bilang pagsasanay no sa makabuluhan at malay na paggamit ng wika. Sa aking mga klase, isa sa gawain ko ay pinaghihimay ko ang mga estudyante ng mga makapilipinong saliksik no, at pinagdadalumat ng mga katutubong konseptong nabuo ng mga sariling Pilipinong scholar na sinusubukang ilapat at pagyamanin naman namin sa talakayan at anumang matuklasan nila ay ginagamit namin bilang modelo sa pag-unawa at pagpapahalaga sa sarili nilang mga disiplina o kinabibilangang strand. No? Nasa STEM man sila, no? Nandun man sila sa Humanities and Social Sciences o Accountancy and Business Management, sinusubukan namin hanapan ng sigsay no, itong mga sariling Pilipinong scholar natin na nag-ambag din no, intellectually doon sa kanilang mga disiplina. Mula dito, nakakamangha lamang at nakabubuo ng output yung mga estudyante namin sa proseso na halimbawa no, ng mga maikling video research no, na nagpapaliwanag halimbawa sa pag-usbong ng mga katutubo, dati o bagong salita. No, inuugat nila yung mga historico-political na etymolohiya at konteksto ng mga salitang ito. At ganyan din ay nagagawa nilang mahimay no, mula sa mga maliliit na konseptong ito, yung saysay nito sa buhay Pilipino. Mula dito, nakapagdidesenyo pa sila ng iba pa mga proyekto, kagaya ng advocacy website, kritika sa sining, podcast o sa mga napapanong isyong pangwika at mga dialogo, paano yung mga pangklase, na sila mismo nag-iimbita at nakikipagtalakayan sa mga batayang sektor upang palalimin ang perspektiba nila sa mga panlipunang issue, mga fenomenong pangwika at kontemporanyong kaligayang pansinin ng mga batayan at lunsara nila sa pagbubuo ng iba't ibang mga panimulang kultural na saliksik. Sa pakikinig ko sa mga estudyante sa aktual na komunikatibong sitwasyon at mga academic exchanges na ito, nagagawa naming matasan, hindi lamang yung kalakasan, no, kundi maging yung mga kahinaan nila sa usapin ng halimbawa ng communicative competence no sa grammatical at sociolinguistic competence, halimbawa yung wastong gamit nila ng mga salita no, paano nila kagamay no yung paggamit ng mga salitang ito, gayon din yung pag-unawa at pagiging malay sa iba't ibang konteksto no, sino at saan ang pag-uusap,
no, at mga pragmatikal na component ng pag-unawa sa gestures at mga pahiwatig ng kanilang mga kinakapanayan ay mga magagandang autentikong mga batayan, no, sa pagtatasa o pagtataya kung gaano kahusay, no, o at malay, no, yung mga estudyante natin sa paggamit ka. Sa ganitong punto din, no, o mga gawain ng pagdadalumat, no, nasusukat sa paraan ng pagkukonsepto at lalim ng saliksik yung kabuluhan ng mga estudyante na lumuhok sa diskurso. At bilang guro, ang ganitong panghikayat ng student to ay ebidensya at oportunidad din sa akin para makilala ang mga estudyante, ang kanilang pagtingin at lalim ng pananaw ukol sa mga issue at makabuo ng mga angkop na intervention para sa pagpapahusay ng kanilang communicative competence at socio-cultural awareness din sa kabuuan. So muli, ako si Jonathan Jeronimo. Ito ang galawang edukampyon ko. Ano naman ang sa inyo? Ako po si Dr. David Michael M. San Juan, Propesor ng Filipino sa De La Salle University at Pangulo ng Pambansang Samahan sa Lingwistika at Literaturang Filipino. Narito ako upang magbahagi tungkol sa paglalapat ng Evidence-Based Practice o EBP sa pagtuturo ng Filipino. Isa sa pinakakilalang konsepto sa edukasyon ang taxonomy ng mga layuning pang-edukasyon na nilikha ni Benjamin Bloom. May anim na kategorya ang mga layuning pang-edukasyon ayon kay Bloom: kaalaman, pag-unawa, pagdalapat, analysis, synthesis, at ebalwasyon. Sa makatwid, bawat gawain sa klase ay patungo sa alinman sa mga nabanggit na kategorya. Isang epektibong gawain na tumatawid sa mayorya ng mga kategoryang ito ang pangkatang pagbabahagi o pag-uulat. Mabisang estratehiya sa pagkatuto ang pangkatang pagbabahagi o pag-uulat sapagkat nakatutulong ito sa paglinang ng mga mag-aaral sa kakayahan nilang umunawa, magpaliwanag at magtalakay ng teksto o anumang saklaw ng aralin. Bago ang aktwal na pag-uulat, nararapat na maglaan ng panahon ng mga pangkat para sa internal nilang pagbabahaginan tungkol sa paksa. Mas mainam kung sama-sama nilang bubuuin ang presentasyon sa forma ng PowerPoint halimbawa upang higit na malinaw ang paghahati sa pagbabahagi sa klase. Ang presentasyon ay inaasahan na magbubuod sa mga mahalagang kaisipan at punto mula sa teksto o aralin. Sa pagbabahagi sa klase, inaasahang maipapaliwanag ng mga mag-aaral sa kanilang sariling pananalita ang mga nilalaman ng presentasyon. Mas mabuti kung makapagbibigay sila ng mga praktikal na halimbawa para lalong maunawaan ng kanilang makaklase ang kanilang tinatalakay. Para sa ating mga guro, mahalaga na may rubric sa pagtatasa ng ginawang pag-uulat. Itong magiging daan para matiyak na nakabatay sa ebidensya sa aktwal na presentasyon ng ating pagmamarka. Ito ang galawang edukampyon ko. Ano naman ang sa inyo? Magandang araw po sa ating lahat. Ako si Jason D. Petras, kawaksing profesor mula sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Sa aking pagtuturo ng kursong General Education na Filipino 40 o Wika, Kultura at Lipunan, isa sa mga maituturing kong pinaka-epektibo at tumatatak sa mga estudyante ay ang tinatawag na Socratic Seminar. Ang Socratic Seminar ay isang formal na talakayan na nakabase sa teksto o babasahin kung saan ang mga estudyante ay may pagkakataong magtanong ng mga open-ended na katanungan na ibinungan ng kanilang pag-aaral o pagbabasa. Bilang paghahanda, may itinatalagang babasahin para sa klase na kailangang pag-aralan ng mga estudyante at mula rito ay bumuo ng tigdadalawang tanong. Sa panahon ng seminar, ang magiging ayos ng upuan sa silid ay pabilog upang makita ng bawat isa ang kanilang mga kamag-aral. Magsisimula ang talakay sa pagbato ng naisulat ng tanong ng sino man sa mga estudyante na maaaring sagutin ng kahit sino rin sa mga mag-aaral. Sa nasimulang talakay, maaaring idikit ng sumagot na estudyante ang kanyang tanong na inaasahan namang sagutin ng iba pa. Posible rin namang hayaan din ng iba na magbahagi ng sagot sa naunang tanong at magbato rin ng kanilang mga tanong. Ang talakay ay pinadadaloy ng natural sa loob ng taktang oras,
sabihin na nating 30 hanggang 40 minuto. Ibig sabihin, hindi na kailangan magtaas pa ng kamay sa pagsagot at magbigayan na lamang sa gagawing pagbabahagi. Matapos ang itinakdang oras, maaaring bigyan ng 10 minuto ang mga estudyante upang isulat ang kanilang refleksyon sa nangyaring seminar. Ang mga tanong na nabuo, partisipasyon sa seminar at refleksyon ang siyang maaaring gamiting batayan ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa nasabing gawain. Ang Socratic Seminar ay isang nakasisiyang gawain ng pag-alam at pagsusuri sa mga isyong pangwika at panlipunan na maaaring nagmumula sa mga babasahin o material ng kurso na napalalawak at napalalalim pa sa magitan ng talakayan. Ito ang galawang edukampyon ko. Ano naman ang sayo? Magandang araw sa lahat. Ako si Cheddar Hoxon, kasalukuyang tagapangulo ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas dito sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Ang otentiko materyales ay mga kagamitan na tiyak na nagpapakita ng pang-araw-araw na sitwasyon at natatanging kultura ng isang lipunan. Kinakailangang ilapit at ilapat sa ating mga mag-aaral ang mga aralin upang maging epektibo ang pag-aaral. Mahihirapan silang makita ang mga aralin kung malayo sa kanilang realidad ang pag-aaral. Ilan sa mga halimbawa ng otentikong materyales ang diaryo at magazine, mga palatandaan sa kalsada, leaflets o kaya ay mga nutritional labels sa mga pabalat ng pagkain. Maaari rin ikonsidera ang otentikong materyales ang mga pag-uusap sa telepono, palabas sa telebisyon at pelikula, at mga komentaryo at patalasta sa radyo. Gamitin natin ang nutritional labels sa mga chicheria at usaping pangkalusugan upang maturo ang wika. Ipagawa sa mag-aaral na gawing tanong ang pahayag na masama ang labis na pagkain ng chicheria. Matapos nito, igrupo ang klase na may 4 hanggang 5 miyembro. Magabot ng iba't ibang chicheria sa bawat grupo. Ipabasa sa grupo ang pabalat ng chicheria at ipalista ang napansin dito upang makamit ang mahalagang impormasyon tungkol sa pagkain. Upang matasa ang pagkakapare-pareho at o pagkakaiba-iba ng mga pabalat ng chicheria, ipaghambing sa mga grupo ang mga nakuhang impormasyon at ipalagay sa harap ng klase. Muling balikan ang nabuong tanong sa simula ng aktibidad at magtawag ng ilang mag-aaral upang malaman ang kanilang paninimbang sa nabasang impormasyon. Upang wastong malapat sa sariling karanasan at pagpapalagay, maaaring magdagdag ng tanong na, kung gawa sa gulay ang chicheria, bakit ganito ang nutritional value ng mga ito? Hayaang mag-isip ng ilang minuto ang mag-aaral upang masagot ang tanong. Ipasulat sa malinis na papel ang sagot ng mag-aaral. Upang wastong mataya ang sagot sa tanong, igrupo ang mga mag-aaral upang magbahagi na ng sagot. Isa itong halimbawa ng paggamit ng otentikong materyales sa pagtuturo ng wika. Nasasanay ang mag-aaral na magsalita, magbasa at makinig. Nasasanay din ang mag-aaral na panoorin ang presentasyon ng iba pang grupo. Marami pang halimbawa ng paggamit ng otentikong materyales para sa evidence-based learning. Tunghayan pa ang ibang mga video. Muli, ako si Cheddar Hoxon. Ito ang galawang edukampyon ko. Ano naman ang sa iyo? Mahalaga ang pagtataya para matiyak na matatamo natin ang mga layuning pampagkatuto at mailalapat ang mga gawain sa pagtuturo at pagkatuto. Yan ang tagpuan natin ng mga estudyante para makita nila ano na ang natamo nila at para makita natin paano pa natin sila matutulungan para lalong magtagumpay. Maganda na may mga obyektibo tayong pagsusulit para mapatibay o ma-reinforce natin ang pundasyong kaalaman tungkol sa isang paksang aralin. Ngunit hindi dapat magtapo sa mastery learning lang. Dapat na ilalapat din sa tunay na buhay. Isa sa evidence-based practice ko sa pagtuturo ang paggamit ng mga autentikong pagtataya. Sabi ni Luongco Orlando, ang mga otentikong pagtataya ay mga alternatibong paraan sa pagtataya na nakabatay sa mga hamon ng totoong mundo.
isinasangkot natin dyan ang mga estudyante sa mga gawaing maglalapat ng mga kaalaman o kasanayan nila sa mga totoong sitwasyon sa buhay. Halimbawa, kung nagtuturo tayo ng mga panguri, bukod sa pagpapatukoy sa STEM and Option Test kung ano ang antas ng panguring nakasalangguhit sa pangungusap, bakit hindi tayo mag-virtual tour guiding sa Pambansang Museo at tingnan kung paano ginagamit ng mga bata ang panguri sa paglalarawan ng mga artifact ng kasaysayan at kalikasan natin. Kung ang paksa naman natin ay magagalang na pananalita, pwede tayo mag-extract sa mga online review ng mga produkto o serbisyo ng ilan sa pinakamasasakit na review ng mga customer. At sa perspektiba ng seller, paano kaya epektibong makakasagot sa mga ito na gumagamit pa rin ng magagalang na pananalita? Sa pagtataya gamit ng mga pang-ugnay sa sanhi at bunga, bukod sa fill in the blanks ng tamang salitang pupuno sa pangungusap, bakit hindi tayo magpasulat ng mga tekstong magagamit ang mga pang-ugnay na ito sa pagsusuri ng mahahalagang issue, gaya ng sanhi at bunga ng pagkaubos ng mga hayop at halaman na endemiko sa Pilipinas, sanhi at bunga ng pangingibang bansa ng ating mga NARS, IT experts, teacher at iba pang profesional, at sanhi at bunga ng digital na pamumuhay mula sa relasyong pampamilya hanggang sa edukasyon at pagsamba. Sa pamamagitan ng mga autentikong pagtatayang ito, makikita natin ang ebidensya ng totoong pag-unawa ng mga estudyante natin sa mga kayariang pangwika at kung paano natin ginagamit sa aktwal na mga diskurso. Sa paggamit ng autentikong pagtataya, hindi lang nagiging taga-imbak ng kaalaman ang ating mga estudyante, kundi mga individual na malay, mulat at totoong nakagaganap sa mas malaking mundong ginagalawan nila. Ito ang galawang edukampyon ko. Ano naman ang sayo? Ako si Crizelle C. Catdelaza at kasalukuyan akong nagtuturo at nagsasanay ng mga magiging guro ng Filipino sa Kolehiyo ng Edukasyon ng UP Diliman. Tatalakayin ko ngayon ang mahahalagang punto na naibahagi ng mga guro at eksperto sa Filipino kung paano nilang ginagamit ang evidence-based teaching sa kanilang pagtuturo upang mas maging epektibo ang pagkatuto ng wika ng kani-kanilang mga mag-aaral. Sa huli, hayaan ninyo akong bigyang diin ang mahahalagang aral na nakuha natin mula sa evidence-based practices ng mga guro. Ang unang tatlong guro na sina Dr. Jonathan Jeronimo, Dr. David San Juan, at Dr. Jason Petras ay tumutok sa mga pamamaraan ng evidence-based teaching sa pakikinig at pagsasalita. Halaga ng critical na pakikinig sa student talk ang ibinahagi ni Dr. Jeronimo. Nagbigay siya ng mga pamamaraan kung paanong gagawin ang critical na pakikinig ng guro at panghihikayat sa student talk bilang ebidensya ng husay sa paggamit ng wika. Makabuluhan ang nabubuong output ng mga mag-aaral niya gaya ng advocacy website, video research, art critique, at podcast mula sa pagsusuri ng mga makapilipinong pananaliksi. Medyo mabibigat na mga output ito para sa mga mag-aaral ng senior high school, ngunit nasusuportahan ng guro na maipagawa ito sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paggabay at critical na pakikinig sa ideya ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan din nito, natutukoy ng guro ang antas ng kasanayan ng mga estudyante at nahihahanda sila sa mga mas complex na gawain at proyekto. Kaugnay rin ang kasanayan sa pagsasalita ang ibinahagi ni Dr. David San Juan. Ipinaliwanag niya kung paanong ang simpleng paghikayat sa mga pangkatang talakayan o pagbabahagi ay tumatawid sa mahahalaga at matataas na kasanayan ayon kay Bloom, gaya ng paglalapat, analysis, synthesis at evaluation. Ipinaliwanag niya rin kung paanong nakatutulong ang rubric bilang gabay sa makabuluhang pagtatalakayan ng mga mag-aaral. Si Dr. Jason Petras naman ay nagpaliwanag sa halaga ng Socratic Method upang mapaunlad ang dialogical na katangian ng mga klase sa wika. Sa pamamagitan ng maingat at makabuluhang pagtatanong, nahahasa ang critical na pag-iisip ng mga mag-aaral, at mas nagkakaroon ng malalim na pag-unawa ang guro sa pinagmumulang konteksto at pananaw ng mga estudyante. Mahalaga ito upang makapagdisenyo ng mga gawaing angkop sa kanilang karanasan at kakayahan. Sina Professor Shedar Hokson at Professor Alvin Ringo Reyes naman
ay nagbigay tuon sa halaga ng paggamit ng otentikong materyales sa pagtuturo ng wika. Nagbigay ng halimbawang estratehiya si Professor Hokson kung paanong gagamitin ang otentikong materyales sa pagtuturo ng wika, habang si Professor Reyes naman ay nagbahagi kung paanong magiging otentiko ang pagtataya. Ipinaliwanag nila na mahalagang makita ng mga guro ang ebidensya ng totoong paggamit ng estudyante sa iba't ibang kayariang pangwika sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga makatotohanang sitwasyon at kung paano ito ginagamit sa aktwal na mga diskurso. Napakahalaga ng mga aral na nakuha natin sa mga maiiksing pagtalakay ng ating mga guro sa Filipino. Una, naipakita nilang madalas na nating nagagamit ang evidence-based teaching sa loob ng classroom, bagamat pwedeng hindi tayo gaanong malay sa paggamit nito. Ang mga simpleng estratehiya gaya ng pakikinig sa student talk, makabuluhang pagtatanong, pangkatang talakayan at paggamit ng otentikong materyales sa pagtuturo at pagtataya ng pagkatuto ay mga dati ng pamamaraan na ginagamit natin sa pagtuturo ng wika. Ang mahalaga lang ay kung paano nating mas malay na gagamitin ang mga ito para sa mas epektibong pagkatuto. Ikalawa, mahalaga ang sistematikong pagpaplano at ebalwasyon ng mga aralin sa evidence-based teaching. Makabubuting otentiko ang katangian ng pagtataya at pagdisenyo ng mga karanasan sa pagkatuto. Mahalaga rin ang paggamit ng mga rubric, gabay at iba pang pamantayan upang obhektibo at siyentipikong masukat ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Panghuli, ipinakikita ng evidence-based teaching ang halaga ng pagsasama ng praktika at teorya sa pagtuturo ng wika. Nailalapat natin sa pagtuturo ang mga nakuhang datos at ebidensya mula sa mga mag-aaral na siyang nagagamit natin sa pagpapalit o kaya ay lalong pagpapabuti ng ating mga teknik at metodo ng pagtuturo sa klase. Sana ay marami kayong natutuhan sa serye ng mga pagbabahaging ito. Ito ang galawang edukampyon namin. Ano naman ang sa inyo?